Trihim na mayaman. Kabanata 677. Sa sandaling ito, ang bangkay ni Xu Juling ay dinala ng mga natitirang dark guards ng Xu family. Nang makita ito ng lahat, napuno ng halo-halong emosyon ang kanilang mga puso. Ito ang Imperial City Young Master Alexander, ang kapangyarihan ni Alexander Yang. Alam nilang lahat sa kanilang mga puso na nasa hinaharap, ang Xu family ay aalisin sa Imperial City. Ang malaking reshuffling ng Imperial City, Alexander Yang ay ang ganap na pinuno ng kaayusan. Natakot sila na walang sinuman sa Imperial City ang makakalaban kay Alexander Yang sa susunod na 10 taon. Itinatag na ng Sky Dragon Summit si Alexander Yang. Ang ganap na katayuan ng Imperial City King, napakabilis, lahat ng nasa bulwagan ay pumirma ng kontrata at iniabot ang kontrata. Matapos kumpirmahin ang kanilang saloobin, hinintay na lang nilang bumalik at ibigay ang trabaho. Umupo si na Mr. Mo at Anna sa isang sulok at pinanood ang eksenang ito. Napakakomplikado ng mga ekspresyon nila. Miss Anna, no wonder tinulungan kami ni Alexander Yang noon. Hinamak niya kami. Nagniningning ang mga mata ni Mr. Mo habang dahan-dahang sinabi, hindi mahalaga sa kanya ang prestihiyo ng ating pamilyang Clomir. Hindi niya kailangan ng tulong natin para sugpuin ang blockade ng Overseas Consortia. Sa sarili niyang lakas, kaya rin niyang harapin ang Sky Dragon Summit. Tama iyan, ang lakas at kakayahan ni Mr. Yang ay mas malakas kaysa sa nakikita natin sa ibabaw. Napabuntong hininga na sabi ni Anna. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang. Si Kui Sin ay nakaupo sa gilid na hindi mapakali sa kanyang mukha. Hindi maganda ang ekspresyon ng mukha niya. Sinulyapan ni Anna ang kanyang pinsan at malamig na sinabi, Kui Sin, sa tingin mo ba ay nagpapanggap lang si Mr. Yang? Ako, namula si Kui Sin at nauutol. Ang pagkilosang aksyon ni Alexander Yang ay higit pa sa paghampas sa kanyang mukha. Dahil dito, gusto niyang maghanap ng butas na mapagtatagwan. Ang Alexander Yang na minaliit niya ay talagang napakalakas na figure. Siya ay nagtataglay ng ganap na lakas upang iikot ang mundo. Ayon sa kasunduan, isara mo ang iyong maruming bibig sa palabas at huwag magsalita ng masama tungkol kay Mr. Yang sa harap ko. Puno ng pagmamalaki ang mga mata ni Anna habang tinuturuan siya nito. Alam ko, Sister Anna. Malungkot na sabi ni Kui Sin. Tama, Sister Anna, mangyaring tulungan akong magsabi ng ilang magagandang salita sa harap ni Alexander Yang. Ayokong kamuhian niya. Masyadong nakakatakot ang lalaking ito. Natuwa si Kui Sin na pinigilan siya ni Mr. Mo. Hindi niya hinayaang gumawa ng palihim si Mr. Gusto niyang makipagtulungan sa Xu family para labanan si Alexander Yang. Kung hindi, posible talagang isagawa ang kanyang katawan ngayon. Kui Sin, kailangan mo pa ng mas maraming karanasan. Masyado pang isip bata ang iniisip mo. Naglecture si Mr. Mo. Pagkasabi noon ay malalim ang mga mata ni Mr. Mo habang sinasabi sa sarili, gusto kong iulat ang lahat ng nangyari ngayon kay Old Marky. Miss Anna, marahil kailangan mong mag-isip ng patungkol sa pakikitungo kay Alexander Yang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Anna nang lumitaw sa kanyang isipan ang figure ng lalaking iyon. Hindi maiwasang mamula ang mukha niya. Makalipas ang isang araw. Nagkagulo ang bilog ng mga aristokratiko pamilya sa Imperial City. Hindi mabilang na mga nakakagulat na balita ang kumakalat sa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga tao ang namangha. Ang matandang master ng Xu family, si Xu Juling, ay namatay sa Sky Dragon Summit. Ito ay ang batang master ng Dixon family, Alexander, na pinilit ang lubos na iginagalang na matandang ito sa kanyang kamatayan. Ang pangyayaring ito ay nagparamdam sa lahat ng tao sa marangal na bilog ng Imperial City kung gaano katakot si Alexander Yang. At ang Sky Dragon City ay ganap na na-control ng Young Master Yin.
Hindi mabilang na mga tao ang naghanda ng isang mapagbigay na regalo at nagpunta upang batiin ang tagapagsalita ni Alexander Yang sa bilog ng mga aristokratikong pamilya, si Ning Kay. Nais nilang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanilang pagsuko at pabor kay Alexander Yang. Ang isa pang bagay ay ang ilan sa mga nakatataas ng Shu family, kabilang ang chairman ng Seven Stars Group, Piao Jingxin, ay pumasok sa bilangguan ng Security Division sa militar. Sa kadahilanang, hindi ito inihayag. Gayunpaman, maaaring isipin ng lahat na ang gayong mabigat na timbang ay pumasok sa bilangguan o sa Security Division. Gaano kalaki ang kasalanang nagawa niya? Nararamdaman ng lahat na tinatawag na makalangit na kapangyarihan ay hindi maarok. Ang nakakasakit kay Alexander Yang ay parang lumalabag sa makalangit na kapangyarihan. Ang natitirang Shu family clansmen ay nawala lahat sa Imperial City sa magdamag. Sinasabing ang malalaking ari-arian na kinokontrol ng pamilya Shu ay walang pasubali na ipinadala kay Young Master Alexander. Ito rin ay isang paraan para sa buong pamilya Shu upang makatakas at mailigtas ang kanilang mga buhay. Sa sandaling ito, sa opisina ng CEO ng Starry Building sa Starry Night Center, si Alexander Yang ay nakaupo sa isang malaking upuan na may isang tasa ng kumukulong itim na tsaa sa mesa. Humigop siya ng dahan-dahan. Katok-katok. May kumatok sa pinto. Pumasok na. Pumasok si Yu Zekeng. Nahanap na sila ni Master Yang, Chu Shan at Shi Tai. Ipinadala sila ng mga lihim na bantay ng pamilya Shu dito. Magalang na nagulat si Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang at nagutos, magpahinga muna sila sandali bago asikasuhin ang mga bagay-bagay. Bago siya tambangan ni Musashi Ichiniro, malamang na inilantad niya ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ng ilang imbestigasyon, nalaman niyang nahuli sina Shi Tai at Chu Shan. Ang confidential na impormasyon ay hinanap din ng mga tao ng Hapon. Namatay ang mga pangunahing miyembro ng Shu family. Ang mga nakakulong ay nakulong. Ang natitirang mga tao ay mataktika at alam na ibalik sila. Master Yang, ang mga tao ng Shu family, ibinigay nila sa akin ang lahat ng kanilang mga ari-arian kagabi. Ang kanilang mga tao ay umalis sa Imperial City magdamag at pumunta sa ibang bansa. Lagi ko silang sinusubaybayan. Nasa public sea area sila ng Rose Sea. Seryosong sabi ni Yu Zekeng, gusto mo bang turuan ko silang alagaan ang lahat ng miyembro ng Shu family sa open sea? Inayos ko na ang lahat ng miyembro ng Shu family na mapaminahan sa Africa. Kung gusto mong patayin silang lahat, Master Yang, isa lang ang kailangan mo. Ibinaba ni Alexander Yang ang tasa ng tsaa at mahinang sinabi, hayaan silang buhay ngayon. Ang pamilya Shu ay inalis sa Imperial City. Walang banta. Kung may intensyon pa rin sila, makakahanap ka ng dahilan para pasabugan ang minahan. Ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Shu, si Shu Kangfeng at ang kanyang anak, si Shu Tanjo at ang kanyang anak, ay palihim na pinatay. Ang natitirang mga miyembro ng Shu family ay mga tagasunod lamang ng publiko. Sinusubaybayan ni Yu Zekeng ang kumpanya ng pagmimina sa Africa sa lahat ng oras. Hindi nagustuhan ni Alexander Yang ang pumatay. Gusto lang ng mga taong ito na mabuhay at mamatay sila. Oo, susundin ko ang ayos mo. Magalang na sinabi ni Yu Zekeng, siya nga pala, Master Yang, may ilang bagay akong iuulat sa iyo. Naging matagumpay ang pagtatayo ng Sky Dragon City. Wala ng mga hadlang. Para naman sa Jiang Prefecture at Sima Family, wala pa kaming oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito.
Wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat tretuhin? Magalang na sinabi ni Yu Zekeng, siya nga pala, Master Yang, may ilang bagay akong iuulat sa iyo. Naging matagumpay ang pagtatayo ng Sky Dragon City. Wala nang mga hadlang. Para naman sa Jiang Prefecture at Sima Family, wala pa kaming oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat tretuhin? Magalang na sinabi ni Yu Zekeng, siya nga pala, Master Yang, may ilang bagay akong iuulat sa iyo. Naging matagumpay ang pagtatayo ng Sky Dragon City. Wala nang mga hadlang. Para naman sa Jiang Prefecture at Sima Family, wala pa kaming oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat tretuhin? Master Yang, may ilang bagay akong iuulat sa iyo. Naging matagumpay ang pagtatayo ng Sky Dragon City. Wala nang mga hadlang. Para naman sa Jiang Prefecture at Sima Family, wala pa kaming oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat tretuhin? Master Yang, may ilang bagay akong iuulat sa iyo. Naging matagumpay ang pagtatayo ng Sky Dragon City. Wala nang mga hadlang. Para naman sa Jiang Prefecture at Sima Family, wala pa kaming oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon, ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat tretuhin? Naging matagumpay ang pagtatayo ng Sky Dragon City. Wala nang mga hadlang. Para naman sa Jiang Prefecture at Sima Family, wala pa kaming oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon, ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat tretuhin? Naging matagumpay ang pagtatayo ng Sky Dragon City.
Wala nang mga hadlang. Para naman sa Jiang Prefecture at Sima Family, wala pa kaming oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon, ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat trituhin? Wala pa akong oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat trituhin? Wala pa akong oras para gumawa ng kahit ano. Upang pasayahin ka, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay kumilos upang maalis si Sima Feiwo at ang kanyang anak. Iniulat ni Yu Zekeng. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Inasahan na niya ang sitwasyong ito. Dagdag pa rito, pumunta si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat trituhin? Dumating si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat trituhin? Dumating si na Miss Chu Chu at Miss Anna sa Starry Night Center ngayon para kausapin ka. Seryosong sinabi ni Yu Zekeng, dumating na ang matatanda ng dalawang babaeng ito. Wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Ilalagay ko sila sa dalawang magkaibang reception hall. Paano natin sila dapat trituhin? Abangan ang susunod na kabanata.